Masayang bati mga Ophirians, nalalapit na ang aming paglalahad tungkol sa totoong Mark of the Beast. Dahil dyan, inilalabas na namin itong paunang video upang inyong mapaghandaan. Tulad ng madalas naming sabihin noon, mula pa sa simula, hindi nyo mauunawaan ng lubos ang Book of Revelation kung hindi nyo uunahing unawain ang Genesis. Kung hindi nyo kayang tanggapin ang mga katotohanang inilahad namin sa Creation Series at Babylon Series, hinding-hindi nyo rin mauunawaan ang Revelation, lalo na itong Mark of the Beast. Kailangan nyong malaman ang tungkol sa Serpent Seeds para maunawaan ang Mark of the Beast. Hindi po kayo pwedeng dumirekta sa Book of Revelation kung sa first step pa lang ay hindi nyo kayang unawain. Ganyan ang nangyari sa iba't ibang sekta na dumidirekta sa topic ng Mark of the Beast pero ni hindi alam ang Serpent Seeds, kung ano-ano ang kanilang itinuturo na Mark of the Beast. May nagsasabi na yung microchip daw. May nagsasabi naman na ito yung bakuna laban sa masangsang na hangin na kumalat sa buong mundo. Hindi po yan ang Mark of the Beast na sinasabi sa Book of Revelation. Ngayon, kung serious truth seeker nga kayo at nais nyo talagang malaman ang masakit na katotohanan, sundin nyo itong paunang payo na ibinibigay namin. Sa gayon, nakahanda kayo sa ilalahad namin tungkol sa Mark of the Beast. Ngayon pa lang, simulan nyo nang panoorin ang Creation Series. Pagkatapos, isinod nyo ang Babylon Series, then ang Rizal Series, at ang Perdition Series. So ulitin ko, ilista nyo po para maunawaan ang totoong Mark of the Beast ng Book of Revelation. Kailangang unahin itong mga series. Number 1, Creation Series. Number 2, Babylon Series. Number 3, Rizal Series. And number 4, Perdition Series. Paano hahanapin ang mga series na yan? Kapag nakita nyo ang logo ng OHC, yung monumento ni Rizal, na nasa ibaba ng kahit anong video natin, pakiclick nyo po yan. Then, pagdating nyo sa homepage, click nyo ang playlist. Hanapin nyo na doon at i-click ang series na inyong panunuorin. Mahalagang malaman ninyo kung sino ang totoong Mesaya ng mga Hebrew Israelites para automatic kung sino ang kumakalaban sa totoong Mesaya, yun ang totoong anti-Mesaya. To cut it short, para makilala nyo kung sino ang anti-Mesaya at malaman ang Mark of the Beast, kailangang masagot muna itong mga katanungang ibibigay namin. Number 1, totoo bang may Mesaya? Number 2, bakit nagkaroon ng Mesaya? Number 3, paano makikilala ang totoong Mesaya? Number 4, ano ang authority ng Mesaya? Number 5, anong papel ang ginampanan ng Mesaya noon, ngayon, at sa darating na panahon? Number 6, sino ang kumakalaban sa Mesaya? Yon ang anti-Mesaya. Hindi nyo mauunawaan ang Mark of the Beast hanggat hindi nasasagot ang mga katanungang yan ng malinaw sa inyong isipan. At para masagot ang mga katanungang yan, kailangan nyong magsimula sa Genesis, Psalms, and Isaiah bago kayo pumunta sa topic na Mark of the Beast. Bakit namin ipinauna itong video? Para mapaghandaan nyo, magsimula kayo sa Creation Series. Dahil ang pinakabuod niyan ay Woman's Seeds versus Serpent Seeds. True Messiah versus Anti-Messiah. Tandaan nyo at huwag kalilimutan ang sinabi ng tunay na Messiah. John chapter 5 verse 43. I have come in my Father's name and you do not accept me. But if someone else comes in his own name, you will accept him. Naparito ako sa pangalan ng aking ama, ngunit hindi ninyo ako tinanggap.
kapag may dumating sa sarili niyang pangalan, siya ang inyong tatanggapin. Magmuni-muni kayo. Ang Mesaya ay isang Hebrew-Israelite. Ang kanyang wika ay Aramaic. Sa makatuwid, ang kanyang pangalan ay Hebrew. Tanong, noong umalis ang tunay na Hebrew-Israelite Mesaya, sino ang dumating na may ibang pangalan? Nag-iisip po ba? Kung sino man yan at kung anumang pangalan yan, yan ang anti-Mesaya. Maraming nalinlang ang anti-Mesaya na yan. Kasama na ang inyong mga mahal sa buhay. Tandaan, taglay ng totoong Mesaya ang pangalan ng kanyang ama. I come in my Father's name. Ang pangalan ng ama ay taglay ng Mesaya sa kanyang pangalan. I come in my Father's name. Yan ang pagmuni-munihan nyo. Sa muli, tandaan, ang totoong Mesaya ay Hebrew-Israelite at ang kanyang pangalan ay Hebrew, hindi po Greek. Kapag sinunod nyo ang payo ng Ophirian Heritage Conservatory na magsimula sa Creation Series, malalaman nyo ang Mark of the Beast upang ito ay inyong maiwasan. Huwag maniniwala sa mga conspiracy theories at mga libadurang doktrina ni Pablo na isang pariseyo. Maraming iniligaw yan. Kayong mga nasa kawanan ng OHC, huwag kayong magpapalinlang at magpapabiktima sa mga strategies ng anti-Mesaya upang hilahin kayo palabas ng kawan at kakalad ka rin kayo palayo sa covenant. Tandaan nyo yung sinabi namin. Muli nyong pakinggan ang boses na unang narinig ng inyong diwa at huwag ang matatamis at makamundong mga pangako. Tandaan, kailanman hindi binuo ng Mesaya ang kawan para sa adhikaing makakuha ng ginto. You are in the wrong direction. Very wrong direction. Walang ginto na ipinangako sa sinumang papasok sa kawan ng Mesaya. Sapagkat ang kanyang pangako ay buhay na walang hanggan at hindi po ang mga ginto ng kung sino-sinong mayayaman kuno. Destruction po ang nangyayari sa inyo. Mahalin nyo ang Mesaya higit sa pagnanais ng ginto. Ang kawan ay tinitipon ng Mesaya hindi para bawiin ang ginto ng Pilipinas, kundi para ihanda ang kawan sa Great Tribulation o matinding kapighatian. Inihahanda kayo para sa Heavenly Kingdom na itatayo ng Mesaya sa kanyang pagbabalik. Kapag ginto ang hinahangad ng inyong grupo, automatic mapapawalay kayo dahil ibang direksyon ang inyong tinatahak. And soon, bago nyo pa man namalayan, ang Mark of the Beast ay nasa inyong mga kamay na. Ano ang dahilan? Ginto? Ulitin namin, kailanman hindi adhikain ng Mesaya ang pagbawi ng mga ginto kaya niya binuo ang kawan. At kailanman hindi yan bahagi ng divine plan ayon sa Matrix. Hindi po ganyan kababaw ang kaligayahan ng mga totoong followers ng Mesaya. Hindi po ganyan kababaw ang misyon ng Ophirian Heritage Conservatory. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of Elohim lives forever. Huwag ibigin ang mundo o ano paman sa mundo. Ang pag-ibig sa Ama ay wala
sa sinumang umiibig sa mundo. Ang sinumang umiibig sa mga bagay na nasa mundo, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang kapalaluan ng buhay, lahat yan ay hindi nagmumula sa Ama, kundi mula sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang mga hangarin nito ay lilipas, ngunit ang sinumang gumagawa ng kalooban ng Elohim ay mabubuhay ng walang hanggan. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating mga videos. Congratulations sa mga bagong baptized. Welcome to the covenant. Para naman sa mga naghahangad na magpabautismo upang magpasakop sa covenant at tuluyan ng sumama sa kawan, paki-click nyo lang po ang link ng Joshua Group na inilagay namin sa ibaba lang nitong video. Sa mga new subscribers, huwag kalimutang panoorin ang The Guide. Nasa ibaba din po ang link. Para sa lahat, be blessed. Shalawam.